What's up guys? So, meron na naman tayong project Kia Rio Hatchback 2015 model. Kailangan natin ibaba yung makina. Okay. So, yan, napasok na siya sa garahe. Okay guys, natanggal na natin yung buong makina. Ayan. Ito na. Okay, so kung napapansin nyo dito is bagong repeat lang din to. Gawa nang na-overhaul to bago magkaroon ng knocking sound. So makikita nyo dito guys kung gaano kalala yung pagka-overheat ng sasakyan na to. Kasi yung plastic guide ng coolant, ayan o. Naluto. Luto lahat eh, oh. Ayun guys, oh. Ayun, oh. Grabe. So, ibig sabihin, matindi yung nangyari dito sa sasakyan na to. Yung overheat nito. Hindi yung mild na overheat. Talagang total, ano. Total damage. So, kaya yun, nagkaroon ng problema yung piston risk niya. Ito, yung pin. Kaya nagkaroon ng knocking sound. Ayan. Ayan yun, o. Oh. Yung kinain, o. Oh. Dapat kasi yan, pantay lang yan. Yung piston pin na to. Okay. Nandito dito yan all the way. Ayan. So, ang nangyayari, pagka bumaba, nagkumbash ano, si engine, bababa, and then magnanak kasi ito na yun, oh. Ayun yung alog niya, taksin niya yung alog, ha. Kanya, ang laki ng clearance. Okay, so doon kaya ito nag-knocking sound dahil din sa kanyang overheating. So ito nga guys, sinasabi ko sa inyo, ingatan nyo yung sasakyan nyo magka overheat kasi sa mga experience ko ito sa Kia at saka Hyundai, tuwing nag-overheat ng solid or severe na overheat, yung talagang hindi nyo na mapaano, wala nang magagawa, singaw na, nagbengkong na yung cylinder head, nagkakaroon ng damage yung kanyang mga piston pin. Kasi pag sobrang init, kasi itong mga piston pin na to, wala tong ano eh, wala tong lock. So, ginagawa to bago to ilagay, pinapa-press to sa mga machine shop pag kinakabit tong ano, piston pin risk, ayan. Kaya talagang solid yung pagkaano niyan, yung tigas niyan. Hindi yan basta-basta mababaklas kung hindi iinit yung kanyang makina, or siyempre pag uminit, nag-overheat kayo guys, itong mga piston at saka piston rod niyan, mag-iinitan niyan. Ngayon, kung bumuka na yan, and then, sobrang init na ng makina nyo, tiniloy nyo pa rin yung sasakyan nyo, hanggang, yun, huminto na yung sasakyan nyo, yan ang mangyayari dyan. Yan. Madi-disalign yung piston pin nya. Yan. Kaya, unti-unti yun, nadala nyo na sa machine, sa mekaniko, and then, na-top overall na, after ng ilang buwan, dun siya lalabas yung knocking sound sa inyong makina. So, ayan. So, ibig sabihin yan, ingatan nyo lang magkaroon or ma-overheat yung inyong sasakyan. Kapag tumaas na yung temperature ng inyong sasakyan, ibig sabihin yun, kailangan nyong ihinto, okay, sa safe na lugar, and huwag nyo nang persahin pang patakbuhin. Huwag nyo nang ituloy, guys. Kasi, ang mangyayari niyan is magiging ganito yung inyong problema. Shinare ko lang guys yung ito kasi yung problema ng Kia at saka ano eh, Hyundai eh. So, siguro pang ano na to, pang pitong sasakyan na nanagawa ko ang mga kwento nila na overheat dati. Okay, so yung iba after 9 months
Or siguro walang ano, hindi tatagal ng isang taon, guys, lalabas yung knocking sound na yan kapag na solidan kayo ng overheating. So lucky na lang kayo kung hindi lumabas yung knocking sound na yon. Pero ito kasi, guys, sobra to. Kasi yung mga nagawa ko overheat, hindi nasunog yung ano, itong guide ng coolant. Ito grabe, sunog na sunog, oh. So ito yung first time ko nakita yung nasunog tong plastic dito sa may ano ng coolant. Grabe. Okay, guys, so yun, bibili muna ako ng pyesa. Okay, so ang gagawin ko dito, palit piston, guys. Hindi nyo to pwedeng palitan lang ng pin. Papalitan nyo yung buong piston to, parebor nyo to. Ayan, so hindi papamasin shop, papasukat, papaano yung piston. Sana makakuha tayo ng original piston pa ng Kia Rio. Pagka wala, pupunta tayo sa Taslia sa second hand. Maghahanap tayo ng second hand dito. Okay, guys, nasa final stage na tayo ng pagre-rebuild natin itong Kia Rio. So may pumako kasi, kinakabit ko na yung intake, ay yung exhaust manifold, mga bolt na lang, siguro mga tatlong tornilyo na lang, hindi ko nahihigpitan. So pag nahigpitan ko yun, guys, babalik na natin yung engine cover, okay, yung valve cover, and then lagay tayo ng langis, and then pa-start din natin. So okay, so tapusin ko muna to, babalik na lang ako sa inyo mamaya. Bye bye. Okay, so i-start natin, guys, yung sasakyan. Ay, bismillah. Oops. Tapin. Wala, ang lobat yung battery. You know. Start na eh. Okay, guys, so sige, bibili muna tayo ng battery, papalitan natin yun, and then balik tayo dito. Okay, guys, nakabili na tayo ng bagong battery. Okay, so start na natin yung sasakyan. Initialize natin siya. Mamalag-malag pa yan, guys, pagka ganyan. Okay, kasi hindi pa nakataas yung langis. And then, hindi pa naging stable. Okay, so makakaramdam pa kayo dyan ng mga kalog-alog ng makina hanggang mag-stabilize siya. Okay? Okay, mga DIY. So, nag-start na yung sasakyan. So, medyo napalag-palag. Ang problema is patay yung ignition coil. Okay, dalawang ignition coil. Kaya nakita nyo, niyayanig yung makina. So, yan. So, papalit tayo ng dalawang ignition coil. So, inihintay ko pa yung may-ari. Pinabili ko kasi para tuloy-tuloy na ako dito sa gagawin ko. Okay, balik ulit ako sa inyo mamaya, guys. Okay, guys, nakabili na tayo ng dalawang coil. Siyempre, nailagay ko na rin yung mga coil na yan. So, dalawa. Ito yung dalawang luma. So, start na natin. Bago. Okay, start. Okay, bismillah. Okay na. So ayan, so papasukan na lang natin ng computer, and then mag-aano tayo ng na magbi-bleed tayo ng radiator niya, ng coolant. Okay? Boss, isang model, sir. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hi guys, so test drive natin yung Kia Rio. Inubo na ako. Yan, so far. So, takbo niya 80. So, wag niyo munang ihataw nung sa sobra sa 100 pagka bagong overall yung sasabihan. Iyakan mo na siya mag-sip din. Iyakan niyo muna yung mga component, yung mga component sa loob ng mga organize. Mag-initialize sila muna.